Atom, habang tumatagal ang lockdown, lalong humihigpit ang pangangailangan ng mga nawalan ng kabuhayan dito sa Makati, partikular na dito sa Barangay Guadalupe Viejo. Napapatupad yung ano? Hinaing at himutok ni John, tinya tunay na pangalan. Kahina-hinala ang listahan ng mga kwalipikado sa social amelioration program sa kanilang lugar. Bukod sa hindi raw kasali lahat ng mga talagang mahihirap, may mga nakatala pa raw sa listahan na patay na o di kaya ay kaanak ng mga nakaupo sa pwesto. Yung iba sa mga nakalagay ay yung mga may kaya sa buhay, nakakaangat, may sariling sasakyan. Kawawa naman yung mga less fortunate nating kababayan na hindi nakakatanggap nung inilang pondo para sa kanila. Mariing itinanggi ni Barangay Captain Hein Angeles ang nepotismo sa kanilang lugar. Lalo ang mga nagsasabing pati nanay niya nakasulat sa listahan ng beneficiaries. Nakakalungkot. Nananahimik na yung mami ko sa Manila Memorial Park. Magsi-6 years ng patay ang mami ko. At saka, buhay man ang mami ko. Hindi ko bibigyan ng subform ang mami ko kasi pamilya ko nga, hindi ko binigyan ng subform. Dahil alam ko mas maraming nangangailangan. Pero kinumpirma ni Cap na nakasulat sa listahan ang pangalan ng isang PWD na sumakabilang buhay na noong Marso. Natuntun na nila ang nanay ng PWD na nagsulat nito sa SAP form at humingi na raw sila ng paumanhin sa nagawa. Pero babala ni Makati Mayor Abigail Binay, huwag na sanang manlamang sa kapwa sa ganitong panahon. Lalo na ang paggamit sa mga pumanaw na. That makes you wonder, parang naka-fill up ng form. Parang naka-fill up ng form yung patay. Dapat siya makasuhan. Dapat siya hindi bigyan ng ayuda because she tried to mislead the government. Target ng lokal na pamahalaan ng Makati na maipamahagi ang Social Amelioration Fund sa katapusan ng linggo. Sa ngayon, 45% na ng mga aplikante ang na-verify at handa na ang mga cheque. Ay, sa mga makakatanggap po sana ng SAP, talagang malaking tulong po yun, lalo na ngayong panahon ng crisis na ganito eh. Kung may bibigay, malaking tulong yun. And we're trying to make sure that walang corruption, totoong tao makakatanggap, we're very, very transparent. And the only way you can do that is to be very, very careful. At dito sa Makati, 393 ang confirmed cases ng COVID-19. 44 ang nasawi, 105 ang nakarecover na. Live mula rito sa Makati. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Bam Alegre.